When you do something wrong, student, in your life, you make a mistake, you make a blunder in your life, what do you do? In the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, Amen. Peanut butter ha, baka maging peanut butter na nilupak yan. Tuna Century. Virgin na talaga yun!
ipin mo. Nabawasan. Bakit nabawasan? Sobre. Mama po yung ipin ko dun sa telescope, guys. Hindi ko po expected na mababaw. Ay siya. Sinabi ko kanina, no diving. All right, places we can't fall. All right, cause sooner or later we'll be Thank you.
best man ever. Masaya, ang dami namin kapatid. Masaya. Yes. Ang dami naming banding sa app. Ang dami naming banding sa app. Pati si Princess. Oo, you know. Nadagdagan pa yung friendship circle namin. Tsaka sabay-sabay pa kami niligo sa CR. Ang dami naming experiences at yun. Totoo yan. Lumaki yan. Lumaki siya. Lumaki siya. Lumaki kami. Ang sarap na food. Grabe. Ang sarap po. Thank you sa food. Thank you sa food. First time ko mag-facilitator kaya... Ano yung hindi niyo malilimutan dun sa mga team building activities? Lahat, yung, sir, lahat. Lahat. Yung nabuhusan ako ng tubig! Yes! Yun! Yun! Professor! Yung naputikan kami! Siyempre, hindi ko makakalimutan dun sa mga activities na ano, okay, yung mga hindi ko naman, hindi ko masyadong kaklose yung iba, tap, hindi ko pa sila masyadong kilala. Pero nung nakasama ko sila at naging ka-team ko sila, mas nagkaroon ng marami akong friends. Actually, this is the first mic camp that I'm in my life. Although I never studied in Adventist school, although there were Adventist school in my country. But I say it's really wonderful for those who like to explore, to enjoy fellowship with the friends and colleagues. It's really wonderful to come to my camp. It's really fun, really fun. Masaya po, sobrang saya, unforgettable. Sobrang saya po kahit po nabasag yung ipin ko, todon indag enjoy. Kasi sir doon kanina nagdive ako, akala ko malalim. Yun pala sobrang babaw, tapos yun nag-sa lang kami ng tiles. Kaya pero after noon hindi ko na ininda yung sakit, nag-enjoy na lang ako kasi last day na to. Mas maganda kasi onti lang, hindi ko tal dati sobrang dami, parang hirap i-accommodate. Tapos ngayon mas masarap yung accommodation dun sa dorm kasi malamig. I thought it it's going to be somewhere like a survival camp where you sleep in a tent and you have to go and hike, but something much different and much fun. I love everything, the team building activities that we did, all the challenges that we have to go through. You know, it was really an awesome experience, an experience that I'll never forget. Everything was just perfect, the message, the activities, the people. Maganda siyang personality development, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasi karamihan sa mga nakikita akong kabataan, wala pa silang self-confidence, nahiya sila magsalita, mag-express sa kagaya ng mga rules na ginawa nila. Sa team building, masaya. That may tiwala ka sa sarili mo, mga ganon. Kasi... Pag wala, parang... Kailangan mo tapusin yung isang bagay para alam mo kung ano yung next na mangyayari. Parang spiritually filled and blessed. My camp po kasi noon is, ano lang po kasi ako yung nasa backline lang. Medyo hindi masyado nagpa-participate. This time po, it's a privilege and an honor to be one of the facilitators. So it really encouraged me to participate sa mga activities po, and it helped me to realize isa sa mga activities po doon is yung spiritual journey, the graft, and it made me realize yung recent status ko po. So yun po yung naging turning point for me to really made the decision to get reconnected with Christ again. I think I'll thank the teachers for the love and the warmth they gave to us. And I love the activities in the church. It was really wonderful. Nagpapasalamat po kami sa mga staff, sa mga faculty, mga bumuo po ng mga sa mga facilitator, bumuo ng programa nito, napakaganda. Thank you. Thank you.